guys, disclaimer lang, hindi ito tutorial or this is parang ito lang yung preferred build ko for my NCB. Ito parang ano ko lang din to dahil sa mga kabapers ko na ganito rin yung gamit na mod. This is my preferred build, series mode siya. See? Series mode siya. Pag parallel mode siya, mahina siya. Pag sa akin, hindi ko maano yung parallel build na malakas, kaya mas prepared ko yung sa series mode. So bago natin ano, tanggalin muna natin yung battery para iwas autofire. Alam niyo naman siya mga kailangan natin. Siyempre yung atomizer, saka yung mod. 3mm gauge. Scissors. Wire cutters. Siyempre yung wire natin. Ang preferred na gamit ko is yung Cantal A1. Na-order ko so sa Lazada. Then yung cotton. So first, i-ano na muna natin yung wire. So sa wire naman, yung preferred ko dito is 7 loops na Cantal A1 26 gauge. Ito yung gamit ko. Ayan natin siya. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan yung prepared ko for my mod. Is lang natin para mas umayos yung ano niya. Gumamit ng ceramic tweezer para i-push siya para magdikit-dikit. Then putulin natin. So yun, off cam, gumawa na rin ako ng isa. Ito na siya. Dalawa na yung nabuo natin. 7 loop siya. Parehas. So follow na, next step na tayo. Lagay na natin siya doon sa ati. Adken manta ati. Ito na siya. Pasok natin yung first wire. Push natin. Kita nyo ba? Tighten natin yung sa taas muna. Then yung other side. Pull muna natin ito para mas madali siyang i-align. Cut natin yung mga edge and wires. So,
natin ng konti para dun sa isa pang wear. Ayun, online na siya. Basta huwag nyo lang siyang masyadong indikit doon sa may, para iwas din tayo sa ano, para mas safe siya. Now for the second wrap tayo. Ulit natin yung edge ng mga wipes. Then align lang natin konti. Check mo natin lahat ito ating mga threads, tighted na siya lahat kasi dun minsan siya nagkakaproblema pagka yung iba may mga maluluwag, hindi balance yung firing niya. So yung title na siya. Set natin yung mode. Lagyan ulit natin yung battery. Ayan. Series mode siya. Ano ko lang kasi sa series mode na adjust mo yung watch niya kung ilan yung preferred mo. Ano. Hindi katulad ng parallel na nakapix na siya. Pag parallel mode. Series mode. Ito yung version 2 ng Music Cricket. So, meron na siyang adjust button. Kung ilang watch yung gusto mo. Ayan. Ganun na yung battery. So, red yung
color nyo dito pagka naka-series mode. Pag white, yun yung parallel mode. Try natin. Hindi siya balance. So, ano tayo ng konting adjustment dito sa may. So, pwede mo pala siyang i-twist dito para magdikit-dikit yung ano mo. Yung build mo. Pwede mo siyang twist. Ang dikit-dikit yung one nyo. This. like that. This one medyo magdikit-dikit yung white mo. Ayan, nakita nyo. Medyo nagbabalance na yung pairing nyo. Oh, ano pa rin ito? Adjust natin pa. Adjust natin siya dito. Dito. Konting align ulit. Ouch! Pair siya. Sige, yun yung hirap pagka nagpa-pair siya. Habang nag-a-adjust ka, napindot mo yung button. Ayan, magpa-pair siya na. Delikado yun sa, lalo pagka hawakan mo yung wire, mainit siya. Check natin. Halos punting na siya, di ba? Okay na yung firing niya. Pantay na siya. So, punta na tayo sa wicking. So, pag-wick naman, ito yung gamit kong cotton. Ito yung bacon. So, na-order ko din to sa Lazada, 100 pesos. Ito yung naman yun. Is yung cotton. So sa pag-wick ako, lalo na ngayon na ngayon total lockdown talaga, wala akong mabibili. Tinitipid ko siya. Kukuha lang ako ng konting strands like this. Para makatipid ako, puputulin ko siya sa gitna. Yan yung isa, magagamit ko siya for the next build ko. So ito na yung strands ng cotton natin. Wick na lang siya magkabilang dulo like this. Then puputulin ko siya sa gitna. So dalawa na yung magagawa natin dito. Yeah. Ano naman, pinanggal ko ulit yung battery for wicking. So wicking, dapat yung resistance ng cotton nyo is hindi siya maluwag or sobrang higpit, yung sakto lang siya para hindi siya nasusunog yung cotton nya. Yung resistance niya is sakto lang. Yan. Gumagalaw siya pabalik. Gumagalaw siya. Yun. Next cotton. Same thing. Checking din yung resistance ng cotton nyo.
Dapat hindi niya napupull yung wire pag binawik niya siya. Yun. Sakto lang yung resistance niya. Hindi siya mahigpit, hindi siya malaw. So, patuloy natin both sides. Kunin natin yung tweezer. Dito mapapansin nyo rin yun dito sa blower niya, kailangan malaki yung space mo dito. Yun dito para yung sa juice niya kasi tank siya. So, disclaimer lang ulit, hindi po ito tutorial or what, yung pinapakita ko lang po yung preferred build ko dito sa mod ko. I'm not a pro pagdating po sa ganito. Surely wala pa nga rin akong ohm reader para ma-check yung ohm. Nung build ko kung safe ba siya or hindi. Disclaimer lang po. Pwede rin po kayong mag-comment dyan para mas may knowledge ako kung safe ba yung ginagawa ko or hindi. Pero ito na po talaga yung preferred build ko ever since na ginamit ko tong mod na. Tapos na siya early week, so lagyan natin ng juice. Set natin 8 yung battery. Check natin siya. Most prepared ko is 50 watts. 50 watts muna. So yun guys, natapos natin yung rebuild na inaano ko for my mod and hotkin RTA.
kumanta. So try natin siya. Super record ko talaga siya. So that's all for today, guys. Kung nagustuhan niyo tong video na to, give a thumbs up. Then comment kayo kung yun nga yung nasabi ko, hindi ako pro or what. This is my prepared bit lang para sa akin. Comment kayo kung safe tong ginagawa ko or gustuhan niyo, share niyo tong video at don't forget to subscribe.